Okoy, magandang gabi po sa inyo ngayon. Okoy, magluluto naman ng Okoy na Togue sa sarili ko po ng version. Masarap po ito. Try po ninyo. Lagay kayo ng isang kalahating cup ng 1/4 flat. Sa kalahati. Ganun po ninyo yung sibuyas sa dulo, maginayat. Tapos po, okay, dulong ninyo yung ginagat pong nose ring na 2 piraso. Ihulog po nyo yung bali 2 itlog po na nabasag sa pagbukas po ng rip namin. Lalo na po natin parang kasi ito po kayong isa. Gagawa lang sana ko ng isa, kaya na nabasag din. Ha? Kaya gagamitin ko na lang para maganda. Tulog po natin yung gradually lang itong tubig sa arena para hindi siya magpubo. Tuloyin natin para makita natin kung gano'n na siya kalakot. Handa na po ang paghulog ng tubig para matansya po natin yung lakot niya. Sa inyo, sarili ko po version ito. Sabi nga na mismo, lagyan mo lang sa kawali yung lahat ng lulutuin mo, sindihan mo yung apoy, pagkatapos maya-maya lang, luto na yan lahat. Hindi po ba? Ha? Katawa nga ako. Namin ko po Togue dito ay mga 1 kilo. Hindi mo lang po mapagkakasya. Ha? Itong butter na ginawa ko. Kapusin. Tignan po natin. Ginagawa mo? Kasi 1 kilo po yung ginawa ko. Siguro po mga kalahati lang dapat sana. Pero masarap po ang Okoy eh. Masarap yung ulam. Tignan po natin ha. Paminta. Konting magic sarap. Duhin. Yan po natin ang konting asin. Siguro mga black and peas po. Yung mga ganyan karamit. Okay. Kung napapansin po ninyo, hindi po ako naglagay ng atsuwete. Gusto ko subukan na kung anong itsura nung walang atsuwete, kulay puti. Ha? Kasi, naubusan ako ng atsuwete. Kaya kahit po ito, minaanan naman po dito eh, yung lasa, hindi naman yung kulay. Ginagawa mo! Susunod po naman natin luin ay yung Togue. Ito po, 1 kilo ng Togue ito. Ha? Nalinis ko na. Nagugasan ko na. Patikitan. Tulog po natin yung bawang na inayat sa maliliit. Tulog po natin yung kinchay, papabango po ito. Kasi yung ibang version ko po. Sunod po natin yung ilagyan ng carrots. Mga 2 piraso lang po ito. Ginagawa mo! Arata po tayong nagtatahip ng bigas. Ito, ilagyan po natin ng paminta. Yung butter lamang ng magic flap. Pag-unit po natin ng kuunting magic flap. Pag-unit po natin ng 1/2 teaspoon ng asin. Pag ilagyan na natin yung butter na panimplan, lagyan po rin natin ito para magtama. Mas ligid po uli natin. Ko sa misis ko, lalagyan ko sana ng turmeric. Ayaw niya na. Dahil diba, may lasa doon yung turmeric. Ha? Dapat po yun eh. Parang magkaroon lang po ng kulay dahil meron po ng turmeric. Maglalagay na po tayo ng pandita.
dito natin dito sa Okoy na Togue. Pero pa, pagkat ka natin. Ayan. Maglagay na po tayo ng Togue. Ay, hindi ko po inihalo ito. Tutubig po kasi. So, naligyan ko na siya ng butter. Hulog ko na po. Nataka po siguro kayo marahil dahil bakit ito kulay puti at hindi pula dahil wala pa yung suwete. Nabusan po ko mga suwete kaya ginawa ko po puti. Hindi naman po yung kulay ang kesa ano natin sa tatalunan kundi yung lasa. Pero okay din po siya. Iba lang po yung kulay. Pero masarap po talaga nito yung kung kumpleto, yung meron siyang hipon na malalaki. Yun ang masarap. Sa akin po, ay pang mahirap lang. Aww. Kaya pwede po nyo subukan. Wala po talaga kayong gagastos yun na malaki para sa masarap na Okoy. Eh ganito po, makakatindi kayo ng Okoy. Ito. Sabi po tayo dito sa platito ng butter. Ayan. Kalibutan lang po natin para magkaroon siya din ng butter sa ilalim. Tapos po, lagyan na natin yung Togue. Sa ibabaw. Pag nalagyan nyo na po, lagyan nyo uli ng butter sa ibabaw. Tapos lagyan, isa lang o. Isang sandok ng konti. Lagyan nyo na muna naman. Tatlong pirasong tokwa. Yan. Yan, saka po nyo ibuhin yung butter para dumikit siya. Ito na to. Balik na rin po natin. Ay. Tapos po natin ang butter para dumikit siya. Tingnan po natin kung babaw. Yan. Pwede na po natin hanguin. Tingnan po natin sunod yung salang. Tarin po natin. Yan. Ang ganda. Ganda po natin. Mga kuya, mga ate, meron po akong na-discovery para mabilog natin yung Okoy. Una po, ito. Lagyan po natin ng meron po akong ring. Ito. Sa bilog. Ano po, maglagay tayo muna ng butter. Sa ilalim. Ayan. Nalagyan na po natin ng butter. Lagyan naman po natin ng Togue. Ibabaw.
Hindi ko nalang po may pakita sa inyo. Ipipit yung aking camera. Ito po, medyo pipik-pikin nyo ng konti. Yan. Pinan nyo ng konti. Ito na po ang kalalabasan niya. Ngayon, yan po ninyo na tokwa, dalawa piraso. Okay, ngayon, para hindi po manabog, itutulak lang natin ganun. Diba? Silog pa rin siya. Hindi po siya sabog. Kaya nyo pong subukan nito. Yung mga nangingitim na yun, yung mga nasunog na Togue. Pero wala naman pong problema yan. Hindi naman po namatay. Importante, maluto din yung ibabaw. Tip ko lang po ito. Sinubukan ko lang. Experiment ko. Para hindi manabog. Magluto na po. Lita rin natin. Hindi na hihirapan. Balik ko po natin. Yan. Ito ba? Hindi nagbiwalay. Ng mga dulo-dulo. Okay po. Experiment ko. Maganda naman po ang kinalabas ha. Para po maalis natin yan. Titin po natin ang tong. Tapos tulak natin ito sa babaw. Sa gilid. Tapos natin. Tapos ito. Yan. Hindi po ba bilog? Bilog siya o hindi siya sabog. Yan po natin po. Ito na siya. Balik-balik po natin. Bagtag. Sorry po. Yan. Pero medyo bilog pa rin siya. Eh mga kuya, ito na po yung finished product ng Okoy na Togue na niluto ko. Bilog siya. Yung pinakita ko, demonstrate ko sa inyo ng pagkakagawa. Sana po eh, subukan din ninyo at matitikman nyo po ang lasa. Masarap po ito. Pakagana kumain. Sana po, mag-subscribe din kayo sa aking channel. I-hit nyo na rin po yung notification bell upang lagi kayong titis sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat po.